Si papa, nanalo si papa. Nanalo papa, nanalo. Madali na yan. Tatlaw pa. Harvest na po siya ng kanyang panatanim. Good thing na at the age of 43 years old. Nakaakyat pa siya ng pili. Hoy! Hoy! Kabayo! Kabayo! Ang kong piling at silaglagan. Ayun na po ang gandaan namin. Ayan na po yung mga piling galing sa taas. Ay, butukoy! Sakit! Alik ko na! Ayan. Nabukal na ako tuloy! Bukol agad! Nabagsak! Nabagsakan na ako tuloy! Bukol agad! Masakit na muna? Masakit na muna ate. Ayun po siya. Sa taas. Nagpapahinga. Choy, malaglagan choy yung ulo mo, choy, masakit yan, choy. Hello! Mga viewers! Grabe pawis ko. Alam mo yung na-update ko. Mga nang pili. Ang taas yan. 2,000 tin ka pa huling umakyat. Ang sakit sa pa. Po! Nagutom ako. Kaya kain tayo bali sungsung. Sarap. Ang dami oh. Yan ang very good si ate ko. Yan. Ito siya bisim-bisi oh. Ate, hi. Ate, hi na ate. Sa video ni Papa. Si hi. Ate. 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 Sa'yo yan. May tupak. Ang dami yan oh. Ako, ano nagagawin na dyan? Kami doon nilang kindi yan. Wow! Karapit yun. Buday ko mabukit. Pa! Hello, runners! Magandang hapon sa inyo. Magandang mainit na araw. Punta ko tayo sa taas kasi yung binilad kong pili. Yung pinagtatanggal kong pili kahapon, yung nervous ko. Binilad ko yun bago natin magawang candy. So nga, dito ako ngayon sa bubong. Dito sa bubong para ano. Ito po yung taas namin, no?
sabi yung taas ng bahay. Islab ho kasi ito, so ano, pwede ka magtambay-tambay dito, kaya lang aakit ko doon sa may bubong din ng yero. So yun mga kapers, ito yung yan yung feel ko na binilad ko kahapon ng umaga. So ito na yun siya. So mga 2 to 3 days na itong ibibilad. Tapos pag umaalog na siya, ibig sabihin pwede na siyang biyakin para gawing ano no, pili jam or pili candy or ganun, ano pa man tawag doon. Pag umalog siya, kamo siya bibiyakin para buo na siya. Saka mo siya gawing ano bang tawag doon, parang yung sugar coated, parang ganun na candy. So ito marami ho ito mga habos, no? Isang palanggana ho ito. So nung kahapon pinakuluan siya, ito na nga yun, natanggalan na siya ng balat. Ito na nga yun yung pinakabao niya. So yung ilalim nito, matigas ito mga habos, parang niyog din eh. Alam mo yung niyog pag biniak mo, ganun din may bao siya. So matigas. So 2 to 3 days daw yan ibilad para ibig sabihin pag umalog na yan, magumalog na yan, hindi na siyang biyakin. Hanggat hindi umalog yan, hindi mo biyakin kasi hindi mabubuo yung laman ng pili. So paggawa mo siya ng kindi, durog, mas maganda yung bubuo. Ayun po yung paligid ng bahay mga guys. So puro puno ho yan. Masarap po dito magtambay sa gabi mga habis. Kaya hindi maganda kasi ito kung may kubo. So wala sana sa wala pa siyang subo. So hindi ko talaga siguro liligpit nito. Hindi naman ulan mga habis. Kaya lang natin liligpitin yan. Liligpitin na lang natin para sure. Kasi baka umulan. So liligpit natin siya. Sasako. Antigas ni. Antigas. Matigas pa yata to sa niyog eh. Siya kahirap, no? Mahirap gawin mga kabiyos. Kaya nung hindi ko pa alam, pag bumili ako ng mga pili nuts pala, pili nuts, pag bumili ako ng pili nuts sa mga nagtitinda, grabe ako makatawad eh. Pero ngayon alam ko na hindi siya ganun kadaling gawin, tsaka hindi rin ganun kadalaki yung ano. Kasi ito mga kabiyos, pag binili mo to sa ano, sa kunyari, ikaw na gumagawa ka ng pili nuts, pag binili mo to sa puno, pag ikaw ang kukuha, piso. Ngayon, kung kukunin mo siyang ganito na, 2 pesos. So, yung isang balot na yun, 35, 3,100, kunti lang ang tubo kasi ilang piraso lang din yun eh. So, kung palagay na lang natin, tagpisong isa, bili nila noon. Tapos, nung pinoprocess na, pinoprocess pa, tapos, ibili pa ng asukal, talagang ano, kunti na lang ang tutubuin mga ka-viewers. So ngayon, alam ko na, hindi na ako tatawad pag bumili ako. Ayan. So, bukas, bilit uli natin to. So mukhang hindi pa to ano bukas, hindi pa to aalog bukas. Kapag kailangan umaalog sa ganun eh. So, tingin ko mga 3 araw talaga to. Kaya siya. Kunti na lang, no? Tapos, bibiyakin mo pa yan.
Hindi rin ganun kadali pag biliyakan. Pag minalas-malas ka, pati daliri mo. Pati daliri mo, damay. Sarap. Init. So ganun po kakahoy dito mga kabiyos. Sa bahay lang yung binan ko. Talagang kanakapaligid yung kahoy. Ay kahit kapapano, mainit siya pero hindi ganun. Mayroon pang mga area na pwede mong puntahan para magpahangin ka. Hello mga ka-viewers. Guys, ito po, ito na po yung pili, no? Yung natanggalan ho natin siya ng ano, yung balat, tapos naging bao na lang. Tapos ito, ito na po yun, no? Pagkatapos ibilad yung bao, biniak ho natin. Ito na po yung pinaka ano niya, laman niya. So nilagyan ho natin siya ngayon ng ano, ng mainit na tubig para mabakbak, no? So ito na po yun, no? So, gagawin na po ni Commander ng pili nuts. At tayo ibabalik na po ng Maynila, no? Para magtrabaho. Kaya na po siya, oh. So ganoon na po yung sikreto, no? Napaka ano, matrabaho po siya. Yan, oh. Mabilis na po siyang tanggalin. So mamaya po lulutuin siya. Papakita ko din po sa inyo kung paano siya lutuin, no? So may yung video ho natin buo ho ito, no? So abang-abang na lang po mga viewers. Baga matapos siya sa hanggang sa doon sa may finished product na siya. So yan. Sa isang planggana ngayon, isang maliit na ano na lang siya, lagay ng ice cream kalahati lang. Ito na po mga viewers, ano, malinis na po siya. So gagawin na po natin siyang pili nuts. Santang pili jam. Santang pili jam o pili nuts? Pili jam. Ang pili jam, eh, pwede palaman. Oo. O paano naman palaman to, eh, buo-buo? Pili nuts. Pili jam. Ewan. Lulutuin ko yan with siyang kaka. Hindi nga. Ang pili jam nga, pino nga yun. Pwede pa palaman. Pwede yan ipalaman mo kahit buo. Hindi yan. Pili nuts. So yan mga viewers, no? So yan. Ang pagluto niyan makikita niyo mamaya. Ito na po yung asukal na gagamitin natin. Sangkaka kung tawagin sa Bicol. Doon sa Bisaya po sa amin, tawag nito ano eh. Tibuok kamay. Tibuok nga kamay. Pero hindi ko na alam kung mayroon pang ganito doon sa probinsya namin. Pero dito sa Bicol, maraming gumagawa pa nito. Ano ito, no? Sa tubo? Kasi marami pang tubuhan dito eh. So may mga gumagawa pa. So yan. Sangkaka, kung tawagin sa Bicol. Tapos mayroong gata. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya, no? Paano ang proseso. Napakarami pong proseso. Ito mga kumis, no? Of course, gawa ka ng apoy. Tapos yan, gata ho yan. So isang niyog, kasi kunti lang naman yung pili, so isang niyog siya. So yan, so papakita ko sa inyo paano gawin. Ilalagay na ho natin yung... Ito lang, ito muna, tunawin. Ito lang muna, ito lang. Yung sangkaka muna. Ilagay natin sa gata. So yan, matutunaw na po yan siya mamaya-maya. So ito. Ilagay natin siya. Yan. Ilagay natin. So huwag ko kayo mag-alala mga kabos, malinis ho yung kamay natin, oh. Ito ibibigay ko lang din naman sa ano, sa dito sa Maynila, yung may papasasalubungan ho tayo. Yung may pili na ho dyan, may bunga naman, sayang. So ayun na po. So maya-maya, abang-abang lang. Ayun mga viewers, malapit na po siya lumakot. So kunting ano pa, kunting oras pa para lumakot siya, saka nilagay ang pili nuts para magiging pili jam. Tama ba? So medyo mala ano pa siya, malagnaw pa, malagnaw. So, maligo si Pili. Eh mga ka-viewers, ilalagay na ho natin, no? Medyo malapot na po siya. Ayan, no? So, this is a time to put this Pili. There. Ayan, loko. Wow, sarap! Hindi ngayon siya, no? Hindi ngayon sa palaman.
parang yung binibinta sa ano, pili nuts nga yan, hindi yung pili, pili jam. So medyo malagnaw pa siya mga viewers. Mahabang-habang oras pa to. Kailangan pa natin ng magdagdag ng gatong. Magagatong pa. So maya-maya mga viewers, balikan natin. Mga viewers, you know, pili jam daw to. Kasi ang i-expect ko talaga, pili nuts. Eh, dahil ito nga may sabaw, pili jam daw to. Hindi ko ma-imagine eh, palaman mo to na may ganitong bubuong ano. So, sila ang gumawa. So, wala ko tayong magagawa. Ito ho yung finished product. Hindi po to yung in-expect ko dahil... Yun nga, kala ko'y pili nuts. Jam pala to, jam! So yan mga ka-viewers. Tapos na po siya, no? Dito ko po yung mga pwedeng lutuin dito. Dito ko po namin niluluto para makatipid sa gasol. Ha? So gumawa ko ng kunting abuhan dito. Yung dirty kitchen ka nga sa, sa mga social. Pero sa aming mga mahirap abuhan to, abuhan. Ayan, nakita mo may mga... So ayan mga viewers, finished product. Ayan mga viewers, pili jam, sabi nila. So ito po yung finished product nyo. Ay, mali na naman yung video ko. Oh, so mga viewers, ito po yun si ano, si Miss, Mrs. Ito yung gumawa. Oh. Shout out diyan, ma. Shout out sa mga asawang mga chubby. Siya po yung salarin ng mga ano niya yan, mga pagkain na yan. Eh, masipag daw siya magluto eh. Yan, gumawa na naman, nagtanggal na naman kami ng ano, nagkuha na naman kami ng ito. Ang laki ho na nito ginawa, pero ang kapal lang, suha, ang kapal ho ng ano, ang kapal ng balat. Ito, biro mo, ang laki ho. Oh. Oh. Tapos nung nabalatan na, ganito lang kaliit. So, okay naman, matamis naman siya. So yan mga viewers, abang-abang na lang sa mga makakain dyan sa ginagawa naming Philly Jam. Ay, ito mga viewers, ito na yung finished product ko. Dalawang ganyang, anong tawag yun to sila? Hindi, itong lalagyan. Dalawang buteng ganyan. Buti ba yan? Tawag yan. Tsaka isang ganito, baunan. Ayan. So, madami-dami din siya. Masarap din mga viewers. No? So, Pag binili mo ka mo yan, nalukaw na finished product niya, 180. Ito, pag ibibinta mo to, isang buti na yan, isang garapo na yan, 180 ho yan, no? So since gawa ho natin, panglibre na lang ho natin sa mga mabibigyan natin sa so, mga viewers. Yan po yung ano no, yung pinaghirapan ho nating pili no. Magmula doon sa puno hanggang tinanggalan ho natin ang balat, tinanggalan natin ang bao. So sa makatwid, maproseso ho talaga siya. So yan, sana nag-enjoy kit, may natutunan kayo kung paano ang paano gawin ang pili jam or pili nuts. Yan. So, hopefully nagustuhan nyo ang walang kwintang video. Yeah. Yes, mga ka-viewers. So, yan. Babo! Abaga ng mga susunod na video.